tignan mo nga naman, dalawang taon na po tayong magkakasama at dalawang taon na kayong nandiyan at patuloy na sumusuporta sa Fun Fun Chang Ami. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. And of course, naku, marami akong taong gustong pasalamatan, lahat po ng nakasama natin dito sa FFPA for the last 2 years. Thank you very much sa lahat ng mga naging guests natin, mga naka-collab natin. Salamat din, of course, sa aking manager na si B-Boy Arboleda, sa aking B617 team na always there nakasupport sa akin. Dahil alam nyo naman, ang inyong Chang Ami, hindi rin masyadong techie, nagpapanggap lang po. Sila po ang natulong ko sa pagbuo ng mga magagandang episodes natin dito sa Fun Fun Chang Ami. Hey, hey, hey! Welcome to Fun Fun Chang Ami! Maga mga mata natin. Be inspired, be bonkers, be fun fun Chang A all day, every day. Dahil anniversary natin at marami sa inyo ang nag-request ng vlog na ito, pinagbigyan niya tayong lahat at ito ang kauna-unahan daw na paglabas niya sa isang YouTube channel. Kaya naman, i-welcome na natin the one and only my best friend. Ika-claim ko yan, Mr. Roderick Paulate. Hi, Kuya D! Hey, hi, Amay! Magandang araw, gabi sa mga nanonood sa iyo at sa lahat ng tumatangkilig sa iyong YouTube channel. Thank you, Kuya Dick. Dahil alam mo, sa totoo lang, ang dami-daming nagre-request na mag-vlog tayong dalawa. Marami silang gustong mga itanong. Tama po si Amay. Ngayon lang po talaga ako lumabas sa isang ganitong mga ano to eh, mga high-tech. Kaya naman love na love kita. Maraming salamat for doing this for me, Kuya Dick. Ikaw pa, Diyos ko po. Ang tanong ng lahat, paano daw ba nagsimula ang pagkakaibigan natin? Unang-una, ikaw ba alam mo? Alam ko, di ba, sa Salinggo na po sila. Pero before that, may movie tayo together. Nagsimula muna yung pagkakakilala sa Petrang Caballo 2. Yes! Kasi ginawa ko yung Petrang Caballo 1 under Regal. Tapos, hindi namang Viva. Eh, si Amay nasa Viva. Doon kami unang nakakilala at nagkasama. Neneng-nene pa ako noon. Masyado makausap, diba? Kasi ano ka noon eh, the Roderick Paulate, parang nakakahiya namang lapitan. Tapos feeling mo parang close tayo, ganun. Kahit na kumakanta tayo ng team song na, anong ganda mo, mukha kang kabayo. Mas nahihiya nga ako kasi siyempre hiniram ako sa Regal. Pero siyempre masaya ako dahil mabait naman kayo nila Dina. Welcoming. Pero hindi pa kami friends ha. Kumbaga kasama pa lang sa work. Kasi comedy po yun eh. So Mr. M, kinuha ko sa ABS-CBN. Siya ang kumausap na gawin natin, no? Simulan natin ang pagbubukas ng ABS-CBN noon. Yung mga iba-iba akong shows. Pero kang Tonight with Dick and Carmi. Tapos sumunod na dun yung Game na Game na. Ayan. Okay, abangan ka pa. Oo, ano ka ba? Wala kang pahinga noon. Ikaw lahat ang napapanood. Umaga, gabi, tanghali, lahat. Kasi parang excited tayo noon talagang. Tayo yung mga pioneers, di ba? Noong, yes. 19 ano to? Kasi 14 ako. I think you were 9? I think I was 12 na mga ganyan. Sa nagitnaan, yung Salinggo na po sila po, syempre may mga, totoo naman to, may mga friends si Amay. Pero parang sinabi ni Charo, ganyan, nasali ka naman doon. Sabi ko, ha, parang nahiya ako kasi grupo na yun ng Apo, Tao, Agot, Bing, ayan. Sabi naman nila, critic ano lang, portion lang. Ginawa ko nga doon yung Sigaw ng Bayan. Tapos sama na ako sa inyo, pakanta-kanta. Kasi si Amay po, nakakatawa po yan. Nakagaangan ko po ng loob kasi sa simula po, ako po'y seryoso. Laging nasosolo lang sa dressing room, nag-iisip ng gagawin, ganyan. Pero si Amay po, ano yun, love ng lahat. All walks of life. Sabi ko, okay to ha. Saka natatawa ako sa kanya. Unti-unti po, habang ginagawa yung Sanlinggo na po sila, ayan na. Magiging close na po kami noon. Tapos sa hosting, parang napapadalas na yung kami. I-click na tayo sa Sanlinggo na po sila na nagtatawa na tayo, nag-joke na tayo. Tapos parang doon na tayo talaga minatch together. Na dumami yung mga segments natin sa Apo tapos hanggang sa naging show na siya, which was MTV. During that time kasi very active yung feedback ng tao. Actually, hindi naman po kami ang pumilit noon. Gustuhan po ng ninyo kasi pinakikinggan mabuti yan ng ABS kung anong gusto mo. Oo, totoo yan. Kaya doon nagsimula na yung madami na tayong mga naging segments tapos hanggang sa sumikat na yung mga segments pero o bayong tapos yung mga SF-SF natin, yung mga scientific. Lionesses, Serenasis. Meron pa si Hula Bira. Isa pa yan. Yes, favorite din natin yun. Number 19, Hula Bira. Forwards,
English, second word. Winner take all, ginawa ko rin yung winner take all. I'll be honest, di ba? Yung MTV, pamilya-pamilya tayo dun, ha? Oo. So, doon ko naramdaman yung totoong essence at pamilya. Tapos, nagkita tayong muli nung ginawa naman natin ang MRS o Most Requested Show sa ABS-CBN, di ba? Bumalik tayo noon. Kambaltuko na tayo noon. Parang feeling ko, wala na masyado nang makakilala na yun. Mataya din yun, di ba? Si Nikki, yung bagong pasok sa ABS. Nag-part ways tayo ulit and then we went back again to ABS to do Singing Bee. The Singing Bee! Mali, Kuya Dick. Bakit? Nag-practice na tayo ilang beses na eh, di ba? Eh, paano ba? Napakasarap ng taping. Kasi di ba, dadating tayo, tapos kakain, pero kwentuhan muna. Although na papanik sila doon sa studio, pero pagdating sa dressing room, kunyari, walang nangyayari. Cool lang, di ba? Galing nila doon. Dire-diretso na, ilang shows yun. Minsan dalawang episode. Minsan aayusin ng mga song. Pupulang tayo. Tapos yung magdadala ng chichabon na minsan dinamimigay. Kay Doc Nelson, tawag mo. Tapos ang nakakatawa kasi doon, di ba? Yung kasi nakita ko parang... Ang simple siya. Kaya nag-check tayo ng mga songs eh. Tapos meron gumaganon-ganon doon. Tapos sabi ko, ano talagang kayo-kayo lang? Ang chicharon, sa inyo lang yan. Kayo-kayo lang talaga ako kumain. Tapos yung tanong nila, dalawa lang eh. Hindi, may laman o wala? Those were the days na ang saya-saya lang. Uh-oh. Pero ang hindi alam ng maraming tao, nung nagsisimula kami ni Kuya Dick, bagito lang ako dyan eh. Ikaw talagang ano ka na, kilala ka na, na nag-host, ganyan. So ako po talaga noon, nangangapa ako, tapos finifeel ko lang kung paano si Kuya Dick. So lagi ko siyang inaaral, lagi ko lang siyang tinitingnan, may kalabitan kami niyan. Kakalabitin ako ni Kuya Dick. Ibig sabihin, ako na magbabasa, di ba? O ako na yung magsasalita, di ba? Kasi minsan, madalas nahihiya ako. O hayaan ko si Kuya Dick lahat magsasalita. Puro ibibigay ng writer sa akin, pero binibigyan kita ng chance. Diba? Bisan, ito na. Itong buong segment na to, puro ikaw magsasalita, kaya mo yun. Ayaw kang masamangin lahat at tinggaling mo rin doon sa saluhan. Diba? Hindi mo na alam, nagkakagulo na sa likod ng camera, nakikita ko yung mata mo. Pero salong-salo, diba? Yan ang hindi alam kasi ng tao na yung effort na akala mo ay nagsasaya lang. Pero it's hard to maintain a show, a live show. You have to work as a team. As a family, as a group. Giving. Hindi yung magaling ako. Ako lang ang magaling. Hindi pwedeng ganun. Kung hindi ako okay ngayon at andyan dyan si Amay, I feel comfortable and I am confident na tatakbo yung show. So at least, hindi pa laging malaki. Hindi pa laging okay. Diba parang sabi ko, wow, nagagawa niya talaga yung gusto niya. Radio hosting, manili sila. TV hosting, stage hosting, corporate, ano pa, manili sila. Lahat naman nagawa mo yun. Nagawa mo din naman lahat yun at lahat yun ay natutunan ko sa iyo. Sobrang thankful ako talaga and I've always been vocal about that. At sinasabi ko na I owe everything to Kuya Dick because he allowed me to shine. Yan, totoo yan, Kuya Dick, in almost all the segments na ginawa natin. Pero more than that, marespeto kang host. Oh, thank you. You know ethics eh. Maski napapanood kita, sabi ko, talaga dalang-dala pa rin niya. Sabi ko, namimigay na rin ng moment. Oo, ginagaya na kita. Diba? Parang pay it forward. Kung ano yung ginawa mo for me at kung ano yung natutunan ko sa'yo, Kuya Dick, for them to also learn, yun, binabahagi ko din yun sa kanila. Sana lang magaya ka. May talagang matututunan at gagaya ang mga baguhan na host. It is an experience na I love and I'm grateful to God na kasama kita. And I hope ma-experience din ng iba. Ang isa pang sigurong hindi rin alam ng maraming tao doing a live show, syempre meron ka pang bukod sa problema mo on stage, may pinanggagalingan pa yan nangyaring sa bahay o sa pamilya mo mismo, di ba? Minsan nga, masakit lang ipin natin o kaya may migraine. Ang hirap-hirap na, sa totoo lang. I had a migraine attack while hosting Pera o Bayong. Hindi ako tumingin sa camera. Camera natin andyan dyan. Kasi tumulo yung luha ko sa sakit. Ayaw ako tumingin. Tapos nakita mo, tumutulo yung luha ko. Oo, naalala ko yan. Kita mo yung presence of mind mo. Ha, kinarap mo yung camera. Kami magbabalik po kami ni Kuya Dick, ganyan. Kaya pala ako gano'ng masakit na masakit ang ulo ko. Nasundan pa ako nung, kasi nagpa-root canal na ako. Root canal, oo, naalala ko. Sa mga nanonood ngayon, isabay niyo ang migraine. At root canal. Pero nag-host, nagtatrabaho pa rin po. Oo, ganyan kaka-pro. Ako magbabasa nun eh, ako mag-i-end ng show. Oo, naalala ko yan. Nakakatuwa kasi umabot po kami dun sa punto na tinginan lang, alam na namin. Hihinto lang yung isa, hihinga lang, alam na nung isa, ay merong mali. Nadala natin yan to the point na hindi lang sa trabaho natin as host, sa pagkakaibigan din natin. Alam ko na yan si Kuya Dick pag
pero pumakatok sa dressing room niya o merong tao sa dressing room niya na hindi siya komportable. Umabot tayo sa level na humihingi na ng saklolo sa akin si Linggitan na boss po namin sa ABS-CBN. Pumakatok sa kwarto ko, May, ano, kamusta ka? Okay naman, si Kuya Dick, baka pwede mo naman siya i-check. Parang bago ko pa natapos ang kurso kong psychology na master ko na with Kuya Dick. Ilan lang kayo sa kaibigan ko na talagang napukuhay, di ba? Ako, masayayin naman ako, palatawa naman ako. Oo. Hindi, tsaka lang naman tayo may moods. May times na pagpasok mo, mali yung dadala mong gamit, or na mali yung way, o kaya na-late ka na, siyempre naiiba yung mood mo. Pero ilan lang talaga yung masasabi mo pag makato ka na, Roderick Paulate! Tinatawag mo na ako. So, may napapangiti na. Ganun ako. Parang madali naman din ako mapatawa o pwede rin naman ako magsumot. Kasi komportable ako. Kasi po si Amay, kung hindi niya na itatanong, hindi po yan judgmental na tao. Ako yung sinasabi ko eh, walang masamang tinapay. Pag nakita niya ako, hindi siya yung tipo na, okay, na, dati po nahiya siya, mayayain siya. Pero kapag naging close mo na siya, hindi po siya yung tao na, pag nagsimangot ka, salbahi ka na. May mga tao na mahirap iskilingin, pero nakukuha pa rin niya eh. Kaya nga nagkaroon ako ng napakaraming difficult relationship, di ba Kuya Dick? At na-witness mo lahat yan. Ang dami talagang pinagdaanan na nung friendship. Hindi ko talaga makakalimutan yung time na lugmok ako noon nung unang hiwalay ako sa unang asawa ko. Mas matagal pa po kami nagsama ni Kuya Dick kesa sa unang asawa ko. Sobra yung bigay ng support at love ni Kuya Dick talaga noon. Mapa on-cam or off-cam. Off-cam, kasama mo siya. Magkukwentuhan kayo hanggang anong oras na madaling araw. Bibigyan ka ng advice yan. Tapos pag pumasok ka sa trabaho the next day, may MTV tayo, di ba? Magama ang mata natin. Tignan ka pa niya. Check ka pa ni Kuya Dick. Okay ka? Okay ka? O, yung buhok mo, ganito. Ah, hindi nga pala inaayos ang buhok niyan. Ginugulo. Ginuguloyin ang buhok niyan. Humarap ka sa akin, Amay. Amay, humarap ka sa akin. Gaganan ako niyan. Harap naman ako sa kanya. O, okay. Hindi na masyadong halata yung mata mo. O, okay. Halika na. Mag-show na tayo. Tapos tinutulak ako niyan sa likod. Nakikita ko papasok ng studio na parang sinasabi mo sa akin talaga nung time na yun, kailangan natin itong gawin. Kailangan natin magtrabaho. Kailangan natin mag-iba ng mood. And this is the way, Amay. Nag-show na, no? Kala mo. Ganun naman tayo. Ano lang nangyari, no? Tapos pagbating sa dressing room, sino mga masarap alalahan sa trabaho natin na nagpapatuloy na tao tayo? Sinong araw, kapag kunyari, masakit ngipin mo, tapos nag-hello sa'yo, hello, di ka nakangiti, ay suplado. Tapos sabihin mo, masakit po ngipin ko eh. Hmm? Hindi niya nalang ibinan, sometimes we have to give up a lot of things para mapasaya sila. Kasi na maistorbo at mamblema pa sa ngipin kong masakit. Sa migraine ka, diba? At sa migraine mo. Hindi natin mag-i-say, sorry po, mainit po ulo ko, may migraine ako. Hindi pa rin gawin yun eh. Laging, hi, welcome to the show! Ganun ang nakalakihan ko noon na hindi problema ng tao. Problema. They like you because they watch you, they love you, they adore you. Ngayon, nasi-share nila yung problema ng mga artista eh, no? Kamisang gusto nila umiyak sa harap ng camera, pwede. Ako naman, I have nothing against that. Nakukuha na rin nila na tao lang tayo, we perform, we give our best. Nakaka-problema din tayo. Naalala mo noong araw, di ba? Pag nakikita natin sila Tita Gio, sila Tita Nova, si Maricel Soriano, di ba? Alam mo yung talagang ako, pag nakita ko na sa kanila, automatic na talaga yung tatayo ako. Says, hello po, good afternoon. Ikaw talaga yung unang babate, kahit nasabihin mong baguhan kang artista, wala kang karapatan na sabihin na, eh, kasi mahihain po ako. Hindi. Kailangan talagang babati ka. Kasi di ba meron yung naiiyak kang bumati kasi hindi ka niya kilala o hindi mo siya kilala. Pero sa kultura natin, kapag dumating tayo sa set, at kahit hindi tayo magkakilala, merong senior, kultura natin babatiin mo yung senior. Kasama yung pagtayo, yung pagbeso. Sabihin pa nga, ako po si ano. Oo, ako magpapakilala ka. Ako po si ganito. Of course I know you, Igo. Ganyan, di ba? Di ba? Totoo. We give them respect. Uy, pero teka, naalala mo nung araw, meron tayong ginagawa na pag nag-uusap tayo, pag ayaw natin nalalaman ng mga tao kung ano yung pinag-uusapan natin, na iniiba-iba natin yung mga pinag-uusapan, pwedeng gawin natin ulit yun ngayon kasi na-miss ko lang. Sige na, konti lang. Gusto mo talaga? Kasi depende naman kung anong ititimpla mo dun eh. Hindi kasi ako nga, napansin ko, nung pagpasok ko ng pinto, parang iba na siya. Ay, depende. Kasi alam mo, kailangan pipiliin mo dun eh. Kasi may una na masakit talaga sa leeg eh. Hindi. Kasi alam mo, pagbukas ko nung kaldero, pagkita ko, balansing-balansing naman yung pagkakaluto nung okra at saka nung talong, okay naman. Tumulo ng luha niya, kita ko, totoo yun. Iyak na iyak siya talaga, gigil na gigil siya sa iyak. Hindi, kasi nung nakita ko, pagbukas nung cabinet,
okay naman yung pagkakalagay ko. Ano, per color. Kunyari, white lang muna, tapos black, tapos sinunod ko yung mga decolor. O di, okay sila. Oo, pero kasi hindi maganda ginagamit mo yung toothpick. Ilang daw, floss. Oo? Oh, sinabi niya yun? Sabi niya, ang ganda pala talaga ng park. Kasi, ang park kasi may kanya-kanyang lugar yan, hindi ba? Sabi niya, ito na bang hikaw ko? Parang ganun. Ha? Ang baliwanag po doon, kasi alam namin na merong nakikinig sa amin. Oo, habang nag-uusap kami. Pag gumano na po kami, ibig sabihin, eto na po. Ibig sabihin, habang nagkukwentuhan kami ni Kuya Dick, sa isang kwarto, may pumasok na hindi niya dapat malaman kung ano yung pinag-uusapan namin. So, ganyan yung gagawin naming style ni Kuya Dick para ibahin yung pinag-uusapan namin. Tapos yung chismosang pumasok na yun sa dressing room o kung nasaan man kami ni Kuya Dick, biglang malilito at mapapaisip, anong pinag-uusapan ng dalawa? Di ba ang gulo? Mayroon tayo makuha nga ng chismis. Alam ko na yan eh. Pag kunyari nagkukwento si Kuya Dick, tapos may pumasok sa kwarto, tapos nag-pause si Kuya Dick, ay, this person is not supposed to be here. Hindi nga dapat marinig. Saka mo ang ayaw niyang umalis. So, iibahin namin yung kwentuhan. Wala kayong naintindihan. Alam mo, ang dami natin pwedeng pag-usapan kung pwede lang mga 4 hours tong vlog ko, Kuya Dick eh. Pero hindi pa ako papayag kasi nagkwentuhan tayo. Ang dami pang mga nakakatawa na mga kaganapan at yung mga naalala mo pa yung naging ano ko. Saan nga ba? Lako talaga mahaba tayo. Mahaba! Alam mo, biting sila. Magagalit sila sa'yo. Alam niyo, ang dami pa pong kwento pero kailangan na namin magbabasin. Pero Kuya Dick, maraming salamat. Ako naman, Amay, ang masasabi ko lang. Ano lang, very short. Having you as a friend is a blessing. Aww. You too. Same din ako, Kuya Dick. Tagal na natin, ha? Tagal na. Tawa na rin, di ba? Tawa na rin minsan, kaya hindi na kita sinasagot pag madaling araw itawag. Heavy rin. Kuya Dick, nakailang babay na tayo, pero maraming salamat. I love you and I will continue to love you. I will always love you. Alam mo yan, mga. At maraming salamat for doing this episode. So wonderful talking to you. Oh, wonderful, wonderful time din talaga. Nakailang paalam na ba tayo? Kanya naman tayo lagi, tagal magpaalam. Sobrang kulang ang oras talaga pagkasama mo si The Roderick Paulate. Sobrang utang na loob ko kay Kuya Dick talaga. Kaya naman, thank you Kuya Dick and I will forever love you. I will continue praying for you at sa inyo pong lahat. Maraming salamat for all your love and support sa Fun Fun Chan. Amin na umabot na naman tayo ng isang taon of togetherness. O kita mo, happy, happy anniversary to us all and sana you will always continue to watch and support my YouTube channel at lagi po kayong nandyan. And please let us know sa ating comment box kung ano pang mga topics na gusto po ninyong pag-usapan dito sa FFTA. And don't forget to click that bell button para malaman nyo kung meron na kaming bagong video na naka-upload. So I will see you again next Saturday. And always remember, be inspired, be bongles, be fun fun, Chang A, all day, every day. Bye! God bless you! Stay safe! Wear your mask! Let's go.